is I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. No one negativity is around. That we don't wanna fight no more. There'll be no more war. And our children will say one day. Start to bounce, we don't lose. We are loose, but they'll feed on the souls of the innocent. Blood drenched pavement, keep on moving, though the water still rages. And in this place, you may lose your way. Your way, you might try you crazy, but don't let it slip you away. No way. Sometimes in my tears I drown. Okay. Ang word of the day po natin ngayon ay faith o pananampalataya. Okay? Yun po yung word of the day natin. So, yung faith po, napakahalaga po talaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, bakit no? Bakit natin kailangan magkaroon tayo ng faith, pananampalataya sa Diyos? May mga verses akong ilalagay. Ha? Wala ko, hindi eh. Basahin mo, te. Pero hindi kasi, naniniwala ka bang hindi naman relihiyon ang importante sa tao, ano? Kung magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoong Hesukristo, isapat na yon. Ngayon, lalong lalago lang ang iyong pananampalataya kung meron kang pupuntahang congregation na magtuturo tungkol sa Biblia. Basahin mo siya and then magtanong ka sa Panginoon kung, Lord, yung bang mga nakasulat dito, totoo? Tulungan niyo naman ako. Walang imposible sa Panginoon, te. Imagine mo, no, siya yung nagumawa, naglikha ng langit at lupa, di ba? Ngayon, yung konting kahilingan mo, ate, walang imposible yan. Kailangan lang alamin mo. Okay? Yung katotohanan. God bless, ate. Gaway ka na sa aking vlog. Ayan, anong pangalan mo, te? Yunilin, shoutout kay Ma'am Yunilin. Ayan po. Ayan si Aileen. Kuya, bigyan ko lang kayo, kuya, nang babasahin kayo habang wala kang ginagawa masyado. Basahin mo lang siya, yung daan patungo sa Diyos, no? Ang ino-offer namin kayo, yung relasyon sa Diyos. Huwag natin intindihin kung anong relihiyon. Importante, relasyon, ano? Thank you, kuya. God bless. Okay, thank you, Jesus. Ipuin niyo nawa po ang mga puso nila, Panginoon. Wala, bumagsak, no? Yan, ito yung lugar ng Talanay. Batasan lamang to. Ayan o. The future basketball player of the NBA. PBA. Parang ang lulungkot naman kasi ng tindahan dito. Walang kabuhay-buhay. Ang mga tindahan. Oh, close ka pa. Ano ba naman yan?
ay namalayo kay para rin kapil ka. Mahal. Ano ang pangalan mo, Tim? Si Ate Ada, ayan. So, panoorin mo sa vlog ko. Kumusta ka? Malalim na itong gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw. Ha? Globe, Smart Talk, and Text TM. Nayaran doon. Kasi may load na yun na isang kinsena. Unlinet, Unlitex. Kaysa yung bibili sila ng walang load, magpapaload pa rin naman sila. Ako muna ako sa dito. Ayaw mo nandito? Pambihira. Magkakaroon na nga ng ano yan, kakambal yan. Magkakaroon ng diyan, doon. Hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin kumuha nandito. Ginawa mo! Ano kuya? Ginawa mo! Kumuhi ka na sa vlog ko. Ano ba ang pangalan mo? Gina, para ma-discover kang artista. Ayaw mo bang maging artista sa Pinilakang Tabing? Darating sa time, baka sumikat kang ano, kapalit ni Rene Requesta. Ah, diba? Ayan, 400 lang. So ayan mga kaibigan, kapatid, may benamano na tayo rito dito sa tindahan ni ate. Kaya anong pangalan mo tayo? Ayan, mga friend, lagi-lagi nating tandaan no, na meron talaga tayong hangganan. Unang-una, kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, napakadelikado po. Napaka isang ano yan eh, isang katotohanan na tayong lahat ay merong pupuntahan yon. Dito kasi temporal lang ang buhay natin. Kahit anong gawin natin, balibalik ka rin natin, tanggapin natin yung katotohanan na mamamatay tayo, na ang ating katawan pagdating ng 70. Oh, mamapalad ka sa vlog namin ha. Ayan si ate, baka may mga director dyan, mga producer na gustong naghanap ng bagong artista. Ano ang pangalan mo, Tim? Ayan si Mary Jane, shout out kay Mary Jane sa kanyang asawa. God bless ko sa atin. Patuan niyo sa katauhan ni Ma'am Mary Grace. Ayan. Ayun ang besing natin. Oh. Naglalakad-lakad na. Tuloy-tuloy na siya. Kahit sa gitna ng ulan, sa gitna ng tirik na araw. Ayan siya. Okay. So, sabi nga sa yung sabi nga nung verse na John 3:16, "For God to love the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have an eternal life." Okay, magkakaroon ka ng kumbaga sa harap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba sa atin ay naaalala. Oh, anong babalik?
para sa di mamaya. Pwede naman siguro mamaya yan, di ba? Ayan, oh, yung atin yung mga MMDA, mga kaibigan, mga friends. Tulad ng himig na kaisarap. May mga pagbabago talaga kapag may pasok na. Kasi, ano eh, yung traffic. Gusto mong maglagay ng loading dyan? Load. Ayan mo. At ngayong ikaw ay nagbalik sa aking piling, luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa may load ka na dyan? Supplier ng kasi hangin. Ako. Naglo-load ka na? Gusto mong kumuha ng mga SIM card? Ayan. Meron na. Yung dito, meron ka na rin kinukunan. Okay. Ang pag-ibig natin tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Kailangan lang naman yung maging enjoy, mag-enjoy ka lang. Ya! Baka ka SIM card? Ayan, showcase natin yan si Kuya. Tinutubigyan ng pansin, daing ng kalikasan ay inyong tingin. Kinabukasan ang kabataan ay ating isipin. Ilay-lay, ilay-lay-lay, ilay-lay-lay sa dilim. Okay. Ah, Exclusive. So ayan mga friend, nandito na tayo sa may bagong silangan. It's a completion. There is a guard there. Yeah. Sama-sama magsimula at pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Teh, naglo-load ka, teh. May mag-load? Kami mag-supply? Ayan. Kaya pala, sumakay ka na. Huwag ka rito magkakalim kasi delikado rito at napakasikip ng kartada. Dapat dun sa baba. Sige mo muna rito yan. Ang batang pasit. Ha? Tawagan na tayo ni Kuya. Uy! Napakadilikado ng kanto. Kung walang magka-guide, baka magkala. Ano? Ilay-lay-lay sa dilim. Ilay-lay-lay.
muna kami sa Subic. Nandito na tayo sa Maraya. Ano? Kaya veteran ba to kaya? Anong lugar to kaya? Te? Oh, Payatas pala. Ayan, mga friend. Nandito pala tayo sa Payatas. Okay. Ayan, ang oras natin ngayon ay direct na. 10:15. So, nandito tayo sa may Payatas. Kanina, nandito tayo sa Silago. Ikutin natin to rito. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan o. Te, naglo-load ka dyan? Ayaw mong mag-load? Tama lang yan. Sumagot ka agad kapag tinatanong, di ba? Para hindi tayo makapulit pa. Te, naglo-load ka? Gusto mong mag-load? Kami mag-supply? Ano? Mag-load ka na! Ano, mga SIM card. Gusto mong magbenta? Ayan mo. Sige te. Mga buhay. Pero ang importante talaga, alamin natin kung anong purpose ng buhay natin dito sa mundong ito. Kasi, sa totoo lang, hindi naman madali eh. Kapag wala kang gabay ng banal na espiritu, pag wala kang pananampalataya sa Diyos, maliligaw at maliligaw ka, mapapahamak at mapapahamak ka. Kasi ang mga hangarin mo lang, ang mga gustuhin mo lang, eh yung mga pang, yung mga kaligayahang pangmundo lang. Okay? So hindi mo yan gugustuhin na mamuhay. What? What do you think? Te, naglo-load ka na ba te? May load ka na dyan? Gusto mong kumuha ng SIM card? Uy, sabi ko na nga ba eh. Kala niya, pautangin natin siya, may load na siyang 1,000. Hanip. Utang pa yun. Yung activation pala, walang bayad. Yan ang kabuhi. Yan. So, mamaya po, kita-kita po tayo mga kapatid, ka-brethren, doon sa ating prayer meeting. Tayo'y muli na namang bibigyan ng opportunity ng Panginoon na makahingi, makadulog sa Kanya, makapagpasalamat sa Kanya, sa Kanyang mga biyayang ginawa sa buong maghapon, sa buong isang linggo. Kaya, naglo-load ka? Wala kang load? May Gcash ka? Ala na. Sige. Babayin mo nga yan sila. Ano? Babayin mo nga yung mga tindahan dyan. At, kuya, okay lang ha. Bigay lang ako sa inyo ito. Total, wala naman kayong masyado. Nagkukwentuhan kayo. Pag-usapan nyo ito. Ang salita ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala naman kayo sa Panginoong Hesus. Naniniwala po ba kayo sa Panginoong Hesus kaya? Okay. Pero seryoso ba yung sinabi ng Panginoon na may langit at may impyerno? So, totoo kaya yun kaya? Totoo yun. Ha? Kuya, maniwala ka dun. Kasi unang-una, ang Diyos ang nagsabi noon eh. 'Di ba? Halimbawa, kung halimbawa na lang no, hindi totoo 'yon. Yung lahat ng tao pag namatay tapos na ba? Ibig sabihin wala na, wala nang ano. Eh, hindi eh. Kaso may sinasabi ang Biblia na itong buhay natin na 'to, temporal dito sa mundong ito. Ang tunay na buhay natin na forever mabubuhay tayo ay doon sa kabilang buhay. Kaya lang, dalawa nga yun. Either mapunta ka sa langit o mapunta ka sa impyerno. Ano bang gusto nating piliin? Impyerno, langit? Okay, okay na sa iyo kung kahit saan ka dalhin. Nako, delikado yun kaya.
Hindi. Kaya may itinuro ang Biblia na may magagawa ka. Kaya nga hindi relihiyon ang importante. Yung relasyon mo sa Diyos. Yung alamin mo kung saan ka ba talaga pupunta after ng buhay mo rito sa mundong ito. Dapat malaman natin yun. Kasi sa totoo lang, no, tayong lahat, bakit binuhay tayo ng Diyos? Para lang ba kumain? Tapos matulog? Tapos gumising? Merong misyon, merong kang gagawin. Importante lang malaman nyo. Hey, pero ang isang sikreto lang kaya, kung gusto nyo makarating sa langit, tanggapin nyo si Kristo. Manampalataya kayo sa Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi seryoso sa inyo ang impyerno, ang langit, eh, wala na akong magagawa doon. Importante, sinare ko sa inyo yung sinabi ng Panginoon na ishare ko yung kaligtasan. Ngayon, meron din kayo mababasa dyan, mga talata ng Biblia na nasa Bible yan. Tanongin nyo kung may mga pastor kayong kilala, may mga churches kayong kilala rito, kung totoo ba yan. Diba? Pahalagahan nyo kaya, ilang taon na kayo ngayon kaya? Ilang taon ka na kaya? 70. O 65. Imagine mo ah. Di ba natin alam na pwede na tayong anytime kunin? Diba? Alamin natin yung kaya. Kasi obligasyon natin yan bilang tao. Kasi walang kinalaman yan kung anong relihiyon, kung anong relasyon mo sa Diyos. Kaya nga maraming relihiyon nagtatalo-talo lang dahil sa pera eh. Diba? Ano no? Oh po, marami po yan. Ngayon, alamin mo kung ano yung dapat. Kasi ikaw yung tao eh. Alamin mo, paano ba akong mananampalataya sa Diyos? So, basahin mo ang Biblia. Diba? Ngayon, wag tayong mag-stumble doon sa reliyon, negosyo lang yan. O, di let go natin yung reliyon. Alamin natin yung relasyon natin sa Diyos. Kasi ikaw mismo makakaalam yan eh. Oh, meron ba akong relasyon sa Panginoon? Oh, di ba? Tapos, tanungin mo ang Diyos. Kasi natatanong ang Panginoon kaya. Mangusap sa iyo ang Panginoon. So, God bless po sa atin. Ano? Maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you. Yeah, thank you kaya. Ate, gusto mong mag-load dyan? Oo, nasaan na? Saan nagpunta? Umalis na siya? Iniwan ako? Pambihirang yun. Ginagawa mo? Iniwan na ako ng minamahal ko? Opo. Oo. Yan, kala ko naman kinabahan ako, te. Tinabahan ako, biglang sabi mo, umalis na siya eh. Alam mo namang napakaganda nun para iwanan ako, di ba? Ang sakit nun, ate, di ba? Yung buong buhay ko nakalaan. Joke. Sige, te. Binalikan ko yung kinausap po pala yung mga matatanda doon. Yung mga babae. Matatanda na. Ate, nakita mo yung ano, yung babaeng naglalakad dito? Oh, dito yun. Alam mo yan? Tawa ko yun, te. Kanina ko pa siya hinahanap, te. Saan? Giniyado ba? Punta, tawanan tuloy, yung tawanan. Yung samang ka-uy. Pambilis mo naman, uy. So ayan mga kaibigan, pauwi na tayo, 11:12 na po ng tanghali. So maulit na rin, let's go home na para makapag set up pa ng mga ibang negosyo natin sa online, dun sa Lorlorad products, kailangan natin ano. Then ano, yung word of the day natin ngayon na pinag-uusapan, yung faith, no? Napakahalaga po ng faith or pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo.
Although alam ko na lahat ng lahat tayo merong faith, pero iba-iba nga lang ang ating pananampalataya. Maaring nananampalataya tayo sa ating kakayanan, nananampalataya tayo sa ating posisyon, sa ating kayamanan. Kung ano man yung meron ka, yun yung iyong faith, yun yung iyong pinangahawakan. Okay? Lumalakas ang loob mo ng dahil doon. Pero ang pinakamahalagang faith or pananampalataya ay ang magkaroon ka ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kasi yun talaga yung pinakamahalaga sa lahat eh. Yun kasi may pangakong buhay na walang hanggan eh. Yung pangakong buhay na walang hanggan. Okay? Tuloy-tuloy na tayo mga friends. Inanok lang natin saglit yung ano. Yun ang kahalagahan. Alam, malaman natin, saan ba tayo? Kanino ba tayo nananampalataya? Okay? Sa relihiyon? Hindi po eh. Ang mahalagang pananampalataya na itinuturo ng Biblia, ang manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. O yung sinasabi ng aking kasama, yung comment niya na paano raw tayo mananampalataya. Okay? Napaka-importante po na malaman natin yung purpose ng Diyos. Kasi gaya na nga ng kausap natin, sila kuya kanina, yun ang nakakalungkot, no? Kasi sabi ni kuya, bahala na daw kung saan siya dalhin, kung saan siya dalhin ang Panginoon. So, bulag, yun. Kumbaga sa ano, ilang taon na, 70, 65 years old, pero hindi alam yung ano, yung katotohanan, yung purpose kung bakit tayo sinilang sa mundong ito. Ayan, pauwi na tayo mga friend. So, mga friend, mga brethren, kapatid, panatilihin po natin, alamin natin yung katotohanan, alamin natin kung ano ba yung suksulan, ano ba yung pinakamahalaga sa bagay na ito, sa buhay na ito. Kasi talagang ano po eh, end of times na po, malapit na po. Kung hindi man tayo umabot doon, ganun pa din. Kasi kung wala kang pananampalataya sa Diyos, maliligaw at maliligaw ka eh. Ang mga gustuhin mo lang, ang gagawin mo, ang mga nais mo lang. Pansinin mo, ang mga taong walang pangunawa, walang relasyon sa Diyos, padalasan, ang kaligayahan nila ay ang pag-inom, paglalasing. O yung ano, yung mga bagay na panglupa lang, pangkapiyahang panlupa. Hindi nila alintana yung buhay, yung paano magsaya, ang mapayapa, okay? Yung magsusugal, yung pambababae. Yan po ay lahat, biktima po tayo dyan, no? Ng mga bagay na yan. Ako po, yan po ang aking kahinaan noon. Yan, mga natin tinapos ang area natin. Kasi magbablog pa tayo, mag-edit pa tayo, and then mamayang mga alas 4, diretso pa tayo ng church. Bibig ni tinigiling at tangin panalangin ka, sa gabi lumalabas sa mga bituin ay nakauhit ka. So ngayon po, maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga friend, kaibigan, kapatid. Don't forget to like, share, and subscribe our channel, no? And salamat po sa mga nag-subscribe na, salamat sa mga nag-follow na sa ating YouTube channel, nag-follow sa Facebook page natin, sa Buhay Area sa Kalsada. Salamat po sa inyo at God bless po sa ating lahat. At dun sa mga nakapanood na at hindi pa nag-subscribe, please subscribe po tayo. Tulungan niyo po kami na lumago ang ating channel. Salamat po at God bless po ng marami. Papasukin ko, nais mo, ang mundo mo, pa sa'yo, na mapasakin ang iyong
iyong damdamin at makapiling ang sampulan mo. Paulit-ulit na lang